Isa pa pong maselang balita, pansamantalang naantala ang operasyon ng MRT3 nang tumalon ang isang babae sa riles ng tren sa may Quezon Avenue Station kanina. May ulat si Jillian Jeronimo live. Jillian? Audrey, higit 2,000 pasahero ng MRT3 ang naapektuhan o walang masakyan kaninang tanghali nang maantala ang kanilang operasyon ng higit isang oras dahil sa isang insidente sa riles ng tren. Kuha ang CCTV video na ito ng MRT3 sa Quezon Avenue Southbound Station bago mag-alas 12 ng tanghali. Kitang nag-aabang ng tren ang mga pasaherong naghihintay sa platform. Pero pagdating ng tren sa istasyon, isang babaeng pasahero ang tumalon sa harap nito. Ayon sa pamunuan ng MRT3, agad dinala sa East Avenue Medical Center ang pasahero. Pero idineklarang patay alas 2:20 kaninang hapon. Ayon pa sa otoridad, isang 73 anyos ang babaeng pasahero. Dahil sa insidente, nagpatupad ng provisionary service ang tren sa pagitan ng Shaw Boulevard at Taft Avenue stations. Naibalik naman ang full normal operations ng MRT3 bandang 1:20 p.m. Pag-aaralan naman ng Department of Transportation kung paano mapapaigting ang seguridad sa mga rail lines. Ongoing pa ang pag-review ng mga otoridad sa CCTV footage at inaalam pa ang dahilan ng umano'y pagtalon ng pasahero. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, isolated case ang nasabing insidente. Pag-usapan namin yan, ano? Normally kasi yung procedures natin dyan sa train, ito na yung tinatawag natin na global standards. Eh, no? Yan na yung ginagawa ng mga operators all over the countries. No? Kasi isolated case naman yung sinasabi nyo na merong tumatalon, no? But pag-aralan din namin, no? Kung how we can prevent those incidents. No? Audrey, huling nagkaroon ng ganitong insidente sa MRT3 noong 2019 pa. Ayon kay DOTR Assistant Secretary for Railways at MRT3 Officer in Charge Georgette Aquino. Samantala, patuloy lang ang imbestigasyon ng mga otoridad sa nangyaring insidente. Audrey. Jillian, meron na bang pagkakakilanlan yung tumalon na babae at meron na bang mga umakong kamag-anak sa kanya sa may East Avenue Hospital? Yes, Audrey, no. Dahil nga ito ay sensitive information, hindi na binigyang pinangalanan ng DOTR ang biktima. Pero ang sinabi nila, ito ay 73 years old na female passenger. At naideklara nga siyang patay bandang 2:20 p.m. At nung tinanong natin syempre kung sino yung doktor na nagdeklara nito, ay ang sabi ng DOTR, hindi muna nila pangangalanan dahil para na rin sa privacy ng pamilya. Audrey. Maraming salamat, Jillian Jeronimo.